Good day everyone, this is Sir Jun again and welcome to our online math aralan. Our session today is all about developing ebook using Kotobee Author. This is the webinar conducted by Central Office in which I was one of the participants. Gusto ko rin i-share sa inyo para marami tayong matuto in preparation for the new normal. The best of this application is the element of surprise, but it needs internet connection. Ito yung ebook na interactive. First things first, you should have downloaded Kotobee Author application in your laptop. Make sure na ang ma-download ninyo ay ang version 1.6.2. Take note po sa laptop at hindi sa cellphone. Ang Kotobee Author po ay binibili pero pwede natin gamitin ang free trial nito. You can also register para makakuha ka ng serial number pero trial version lang po ito. Kapag wala ka kasing serial number, automatic na kapag magsisave ka ng output mo, ay sa Kotobee Library na pupunta. In your cellphone, pwede po kayo mag-download ng Kotobee Reader. Sa Kotobee Reader naman, ay may mga available materials na pwede ninyong ma-download. Kapag nag-open ka ng Kotobee Author, ito ang makikita mo. Make sure na ang version mo ay 1.6.2 o mas mataas pa. So, let us start! Ito naman ang susunod na lalabas sa screen mo. Pwede kang pumili sa dalawang format, pero ang pinili ko ay reflowable layout. I-click lang ito. Ito ang susunod na lalabas sa screen mo. Just click OK. Kasi wala akong internet connection, kaya ganito na sa screen ko. At ready ka nang mag-start. Ito na ang working screen mo. Pwede ka nang mag-type o kaya ay maglagay ng documents mo in Word or PDF format. Ang una kong tinype ay area of triangle. Ngayon ay gusto kong maglagay ng formula ng area ng triangle. Just click yung may nakalagay na bilog. Ito ay ang icon para sa equation. Explore mo lang ito at pwede ka nang maglagay ng equation para sa algebra, statistics at iba pa. Ito naman ang lalabas kapag pinindot mo ang formula. I-type mo lang ang formula na gusto mo. Sa akin ay ang formula ng triangle. Then click ang create. Paglabas sa screen mo ay parang may kulay ang formula. Makikita mo na naka-blue ito. Just click enter lang sa inyong laptop. At lalabas na ang formula. May pagkakataon na pwede ka ring mag-right click tapos ito ang lalabas. Just click accessibility at activate. Then lalabas na ang formula. Tapos magta-type ako ng triangle is a three-sided polygon. Pero gusto ko na may element of surprise kapag pinindot ng mga bata ang triangle. I-highlight ko lang ang word na triangle. Tapos, lalagyan ko ng kulay sa pamamagitan ng pagpindot ng A na nakabilog sa itaas. At pagkatapos ay i-click ang link na may bilog sa gawing kanan. Huwag kalimutan na i-highlight ang word. Ito na ang lalabas. Marami kang pagpipilian. Pero sa ngayon, ang pipiliin natin ay ang pop-up message. I-click ito. At ito na ang mangyayari sa screen mo. Sa pop-up message, pwede kang pumili ng text o image. Sa ngayon, ay text ang pipiliin natin. Then, i-type natin kung ano ang gusto nating mag-pop-up up kapag pinindot ang triangle. Sa akin, ang iniligay ko ay classification of triangle according to sides. Equilateral, isosceles, at scalene. Then, click create. Ito na ngayon ang lalabas. Just click OK or yung do not show this message again. Para malaman natin kung totoong magpa-pop up nga, just click customize. At pagkatapos ay i-click ang full view na nasa gawing kanan. At pipili ka sa mga nakalagay dito ng screen na gusto mo. Ang pinili ko ay Samsung Galaxy Tab, pero pwede ring hindi. Then ito ang lalabas. This time, i-click ang word na triangle. Ito ang sinasabi nating element of surprise. Ito yung ginawa natin kanina at nakita natin na nag-pop up ito. Balik tayo sa ating ginagawa. Just click lang ang edit sa gawing kaliwa. This time, gusto ko namang picture ang mag-pop up. Highlight lang natin ang polygon at gumamit tayo ng ibang kulay. Ayan, at may kulay na ang polygon. I-highlight natin ang polygon at pagkatapos ay i-click ang link sa gawing kanan na nakabilog. Ito na ang magiging screen mo. Click ang pop up. Then click image at click add image. At ito na ang mangyayari sa screen mo. Ibig sabihin, pipili ka ng picture na nakalagay sa laptop o computer mo. Kapag nakapili ka na ng picture, just click open. And finally, click create. Tingnan nga natin kung mangyayari ang ginawa natin kanina.
click Customize, then click ang polygon. At lumabas ang picture na iniligay natin kanina. Ito ang sinasabi nating element of surprise. Pero, if you are creative, mas maganda pa dyan ang magagawa mo. Let us go back to our project. Just click Edit. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng attachment. Ang i-attach natin ay Word document. I-type muna natin ang word na attachment, pwedeng download o kaya ay handout. I-highlight natin ito at pagkatapos ay i-click ang link na nakabilog sa kaliwang bahagi ng screen. Sa screen mo ay makikita ang word na attachment. Just click it. Then click Browse. Ito ang lalabas sa screen mo. Then pipili ka ng document na gusto mong i-attach. Then click Open. At click Create. Let us see kung naka-attach nga ang document na iniligay natin. Click Customize, then click ang Handout. At ito ang mangyayari. Pwede na yung i-click at i-download ng mga bata o participants or ng mga teachers. Gawin nating online ang ating evaluation o tests. I-click lang ang icon ng questions sa gawing kaliwa na nakabilog. Ito ang lalabas sa screen mo. Pipili ka ng type of test na gusto mo. Ang pipiliin ko ay multiple test na single choice. I-click lang ito. Kapag ang version ng Kotobee mo ay hindi 1.6.2, hindi mo pwedeng magamit ang ibang style ng test. I-fill out lahat ng mga my arrow. Isang item lang ang iniligay ko pero pwede kang magdagdag ng additional item. Just click again the type of test na pinili mo kanina. So in my case, MCQ single choice. Huwag kalimutang i-click ang tamang sagot at i-click ang create. So ito na ang test natin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. I-click ang customize. I-click ang Metro Manila at i-click ang submit answer. Ito ang lalabas sa screen. Ibig sabihin, tama ang sagot natin. At ito naman ang lalabas kapag mali ang sagot mo. Eh kung gusto kong maglagay ng picture, paano yun? Just click Image na nasa right side ng screen na nakabilog. Ito ang lalabas sa screen mo. Click Add Image. At dadalhin ka nito sa mga image na naka-store sa computer mo or laptop. Pipili ka ng picture at click Open. Ang ilalagay mo sa width ay 400. Hayaan mo na muna ang height, then click Create. Kapag ang ginamit mo naman ay gallery sa paglagay ng picture, ibig sabihin multiple picture, ang ilalagay mo sa width ay 800 at sa height ay 500. At ito ang mangyayari, may picture ka na. Ngayon naman ay gusto nating maglagay ng superscript, halimbawa ay square centimeter. I-type natin ang centimeter at saka 2. I-highlight ang 2. At i-click ang superscript symbol na nakabilog sa itaas. Ngayon naman ay gagawa tayo ng subscript. A, sub 2 ang gusto kong ilagay. I-type ang A at saka 2. Then highlight ang 2. At i-click ang subscript symbol na nakabilog sa itaas na bahagi. Para sa ating final touches, lagyan natin ng title ang ating ebook. Just type the title on the space na may nakabilog. Click Book Manager icon. May magpa-pop up. Then, type the title and the description of your ebook. Lagyan naman natin ng cover ang ating ebook. Tingnan ang nakabilog. Mayroong dalawang command dyan. Ang isa ay pabilog na arrow. Ibig sabihin ito ay redo. Ang isa naman ay parang papel na may panulat. I-click ito. At ito ang lalabas sa screen mo. Ibig sabihin, pipili ka sa mga nakalagay sa computer o laptop mo. Kaya, mas maganda kung meron ka na nakahandang pang-cover tapos nakasave ito as picture. Then, click Open. This time, lagyan naman natin ng title ang chapter. Kung maraming pages ang ebook mo, pwede ka magdagdag ng chapter. Pwede na tayo magpublish ng ating ebook. Just click ang Export. Nakabilog ito sa bandang itaas. At ito ang magiging itsura ng screen mo. O kaya naman ay isave lamang ito. Just click ang nasa may bilog na Save As. Click Export Standard Files, then click Use Free Serial kasi trial version lang ang gamit natin. If you want to register, just click Register. Hihingin ang details ng email mo at ipapadala ang serial number. Or you can register online through cellphone.
If you have your serial number, click serial number and enter the serial number. Make sure you have internet connection. If you are registered already to Kotobee, ito na ang magiging itsura ng screen mo. Ang maganda kapag meron kang serial number, kapag nag-save ka, automatic sa computer o laptop mo masisave ang iyong output. Kapag hindi kasi, automatic sa Kotobee Library masisave at dapat may internet connection. Pwede ka rin mag-download ng Kotobee Reader sa Play Store para mabuksan ang iba pang files na na-share ng ibang tao sa shared library nito. Pwede mo rin ilipat ang na-save mong files from laptop to CP para mabasa ng Kotobee Reader mo sa CP. Pwede ba na maglagay ng Word document? Pwede. Just click ang icon na Word Doc na nakabilog sa upper left ng screen. Then, pipili ka ng document na nakastore sa computer mo. Then, click Open. Ang Word document ay nailipat na sa screen ng ating Kotobee. Pwede na agad itong i-export o i-save. Kaso, wala nga lang elements of surprise. Kung gusto mong maglagay, sundin lang ang naituro ko kanina. Pwede rin bang maglagay ng PDF? Pwede rin. Just click the icon ng PDF na nasa upper left. Click Add PDF. At dadalhin ka sa mga files na nakastore sa laptop mo. Pipili ka ng PDF at click Open. Then click Import. The Kotobee is extracting your PDF. When done, just click OK. Ready na ang ating PDF. Pwede mo rin itong tingnan sa Customize View at pwede mo na itong i-export. Kapag wala kang serial number, siguraduhin na may access ka sa internet. Sa Kotobee Library, ito masisave. Ma-access ito ng ibang tao. Pero kung may serial number ka, masisave ito sa iyong laptop o computer. Pwede mo ring i-explore sa Kotobee ang paggamit ng gallery, paglagay ng voice o kaya ay video. Dahil familiar ka na sa Kotobee, madali na ito para sa iyo. Okay, tapos na po ang ating session. Sana makagawa po kayo ng interactive na e-book. Para makareceive ng Certificate of Online Participation, just comment your name and your school kasama ang picture mo na gumagawa ng e-book gamit ang Kotobee Author gaya ng nasa picture. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayo at aasahan ko po na makakagawa kayo ng sarili niyong e-book na interactive at mapublish sa Kotobee Author. Hanggang sa susunod po nating session, salamat po.